Hello Challengers! So nandito po ako sa isa sa pinakamagandang farm dito sa City of Balanga. Talaga naman pong bisitahin natin kung paano nga baga inaalagaan ng The Roots Nature Farm ang kanila pong mga lettuce. So tulong po! Ayan, so dito sa kanilang farming, hindi lang natin ma-experience ang pag-ani ng lettuce. So, doon pa rin sa kangkong nila, no? So, ito naman yung another variant na kanila din ino-offer, no? Ang ganda nito. Ang tea. Ano kaya ang lasa nito? Ayan, so, ito yung kanilang halaman. So, ano lang ang tawag dito? So, ito, yung tarragon siya. Tarragon. Oo. Herb siya, ginagamit din pang luto, pang bake. So kami, may nakapagturo lang din na kaibigan na, yun nga, propagate na itong tarragon kasi nagagamit siya as tea. Then, as tea, ayan. So yun, pag may plant ka nito, kuha ka lang mga tatlo o apat na dahon. Lagay mo lang siya sa mainit na tubig. Tapos after mga 5 minutes, okay na, pwede mo na siyang inumin. Ah, okay. So ano siya, may buto din siya na ganun din ang ginagawa ninyo? Ngayon, cuttings siya, paramihin. So, kapag medyo malaki na yung plant mo na... So, ito, ngayon, nasa seedling pa siya. So, lilipat mo siya sa soil talaga para mag-grow siya. Okay. Tapos kapag ano, pwede ka na kumuha ng cuttings doon para ilipat. Ilipat ulit, para paramihin naman siya. So, makikita niyo, ito, mula sa cuttings, isang buong tray na siya na galing lang sa cuttings. Ngayon, plant na. Okay. So, madali siya paramihin. So, kailangan nyo lang talaga yung... pinaka isang single plant lang. Mm. So mabilis sa kanilang mag-breed, no. Mm. So ang ganda nito, no. Parang masarap dito maupo. No, parang pwede ka na ritong mag-stay ng ano, no, kwentuhan, no. Big table lang, no. So talagang makikita natin na yung kanilang yung farm, nagamit talaga nila yung every spaces ng kanilang farm, no. So pwede po kayong bumisita dito sa kanila, kaya lang sabi nga nila dapat madaling araw kasi yun ang kanilang harvesting time. Ayan, so friends, challengers, so alamin pa po natin ng iba't iba pa po kung anong pwedeng i-offer sa atin ng The Roots Nature Farm. So cheers. And friends, ito na nga, no, medyo na-curious kasi ako noon, parang dumaan ako kay Ate Tess sa Tess Grocery. Nakita ko yung mga itlog, no. So, dito rin pala nang gagalingan, yung ang tawag nila doon sa itlog na yun? Free-range eggs sila ngayon, okay. Yung brown egg. So, ito, ang sila yon. Oh, sila yung mga nag-lay nun. Ah, okay. So, dito, kailan ito nag-start yung ganito yung ano? So, ito, nag-try kami. February ata kami nag-start. So, nung una, kinuha namin sila, mga pullets na... Then, yun. So, sila, ang kinakain din nila, feeds din. Ang difference lang nila sa ibang manok, hindi sila yung naka-cage lang. Yung, alam mo yung ibang manok na... binuhay lang para mga itlog. So ito, may freedom sila para makakain, so para sila, sabi natin, stress free, no. Yung mga manok, no, walang hindi nakakulong. So ito, bahala sila. Kailan ang harvesting ng mga egg ninyo? Ngayon, kami tuwing umaga. Meron silang itlog? Oo, meron. Ah, talaga? Oo. Nakakailang tray kayo sa
So ngayon kasi almost ano na lang sila, mga almost 80 sila, nakakadalawang tray lang kami. Ah, talaga? So parang medyo nag-trial lang kami. Pero nakakatuwa din kasi yung alam mo yun, yung eggs na kina-harvest mo, kakalay lang ilang oras lang, di ba? Uh-huh. Minsan mainit-init pa yung eggs. Halos araw-araw meron? Araw, everyday. Huh? Papa, saan sila nangingit? Ayan, meron silang mga laying na. Ah, okay. Ayan, makikita yung iba, nangingitlog pa sila. Kami nagtatalik naman. Ayun lang, isa pa sa mga manok, sa mga itlog namin, hindi sila fertile. Ah, okay. So, ibig sabihin, lahat ng manok dito ay babae. Walang tandang. Ah, okay. Yung usually kasi, wala siyang tandang. Kasi pag fertile yung itlog o meron siyang similya sa loob, mas mabilis masira yung itlog. So, mas maikli yung shelf life niya. Hindi gaya nito, mga blank eggs lang siya, table eggs siya. So, kaya niyang tumagal minsan 1-2 weeks. Eh. Pero ito ngayon, dahil low production lang, tapos diretso display sa ano. Kaya alam mo na, fresh na talaga yun. So, parang na-instruct na sila na, oh, pag mga newcomer na kayo, pumasok na kayo sa ano, labor room. Sleepin po ninyo yung labor room. Come on, let's go. May mga nagli-labor po naman, no? Ito pa rin. So yan, minsan meron pang dalawang manok na nagsishare sila sa isang nesting box. Ah, okay. Kasi medyo, ano sila, may favorite din silang itlogan. Ah, okay, yung place nila, no? Oo. So alam nila, dito ako, sige, tabi na tayo. Yung, hindi ko na kaya. May ano kasi yan, parang napupuno yung itlog nila. Nakipin nila na... Ilang itlog ang lumalabas kaya sa kanila sa isang... Minsan, mga isang beses sa kanila, sa isang araw. So, yun yung para sa ngayon kasi hindi... Ito, wala, feeding lang talaga, wala masyadong vitamins or antibiotics. Pero yung commercial na layer, minsan, alam ko, maximum nila tatlo eh. Mm-hmm. I mean, di ba parang kawawa naman yung manok, tatlong beses ka manganak sa isang araw, parang nakaka-stress yun. So sila, like, sige, feed lang natin ng maayos, vitamins, tapos yun na. So kung makikita po natin ang ating labor room, occupied po lahat, meron ng isang bakante, no, baka pwede nating pwestuhan para sa ating labor. Pero kung mapapansin po natin, lahat po sila occupied yung ating labor room. Ayun po. So, antay lang po natin yung harvesting siguro. Bukas ulit makikita natin. So, ito na harvest na yung egg nila kanina. Oh, pero actually, nandyan din yung eggs. Ayan. So, para makita natin kung ano nga bagang itsura ng egg, yung ordinaryong egg, at saka yung egg na kaling sa kanila. At mula nga doon, no, sa ating mga manok, no. So ito na yung kanilang ito na yung brown. Eh. Yung brown na nakuha kanina. Oh, kanina. Ito na yung harvest kanina. So sabi nga nila, ilan yung manok nyo? 80. Oh, almost. Almost 80. So nakakadalawang trays sila. Pero kung isipin natin, no, kung dalawang trays na kanila bawat araw, so pwede na, no, para sa isang mabuhay ka ng araw-araw, no. So ibig sabihin, pero talaga makikita natin po, iba yung kulay niya, no? So iba yung kulay niya. So talaga makikita natin na organic yung lahat ng kakainin. So sabi nga natin, talaga kailangan lang natin ng tiyaga. So after nito, i-deliver na to. Oh, dadalhin na po sa Pasco Grocery. So mabilis din na pipace out to, no? Kasi marami din naghahanap ng mga organic, eh, no? Actually, may mga nagme-message sa amin kung pwede raw ba kami mag-supply ng eggs. Pero 2 trays lang yung kaya produce na, eh. So, kasi minsan mahirap yung demand, no? Mahirap kasi makipag-commit kung hindi naman, ano. So siguro, after nito, magkakaroon na ng malaking improvement at lalaki na yung demand, no, ng ating manok, no? So, yan. So, ito po ay makikita natin, syempre, sa The Roots Nature Farm. Sabi nga natin, no, so dapat daw sa mga okasyon, ang pinaka-the best na binibigay daw sa ating mga loved ones is flowers. So dito sa The Roots Nature Farm, so kung talaga ikaw ay isang special na tao, hindi lang bulaklak ang ibibigay sa iyo, kundi lettuce. Kaya naman si Kuya ay gagawa ng kanilang lettuce bouquet, no. Siguro ito na dapat yung ano, yung bago nating pamamaraan kung paano nga baga, ayan. So sabi nga nila, sa mga loved ones natin, baboy na lang ang kulang, pork na lang ang kulang. Kasi meron ka ng lettuce. And tayo, ilang taon ka na dito? Since 2016 po. Last, ano, matagal lang yung 2016. May asawa ka na po? Yeah. Ay!
Binata po kayo? Naku, sus ko. Manang-mana po kayo sa amo. Ayan po. So, nakita, namit niyo na po ako, no? No Christmas party. Ayan po, ito kasi yung mga nila eh, yung nung Christmas party nila. Ayan po, sasabi nga natin, no, hindi na lang po lettuce ang pinamimigay, no, ngayon. So, ayan. So, kaya asahan niyo na yung susunod po na liligawan ni Gab ay eh, wag po kayo umasa na bulaklak ang patatanggap niyo. Ayan, so Gab, ayan po yung ayan, as a sign of thanks, ayan. Maraming salamat. Lapit na konti. Kimi no toriko ni natte shimae wa kitto kono. Ayan, sasabi nga natin, no, ito na yung matatanggap nyo. Kaya sa susunod na liligawan ni Gab, abangan nyo na. Ito na po ang matatanggap ninyo. So, all you have to do po, subscribe. So, pwede mo mag-order ng ganito, naka-arrange. Pwede. Siguro naka-arrange na sub-G, no? So, ito, baboy na lang ang kulang. So, all you have to do po, subscribe to your YouTube channel. At syempre po, bisitahin po natin ang Facebook page po ninyo. The Roots Nature Farm. So, pwede po kayo mag-message. At sumasagot po siya pong sumasagot dun sa message. Ayan po. So, talagang naka-hands-on siya dun. So, kung gusto niyo pong ma-experience ang tour po sa kanilang farm at syempre po ang pag-harvest pag madaling araw at makatanggap po ng ganitong bouquet, all you have to do po is bisitahin ang The Roots Nature Farm. And to all challengers, so nakita na nga po natin ang The Roots Nature Farm at syempre sa ating young entrepreneur. Sino to ko na? 23. Imagine! Marami ng pera yata ito. O ito, single? Single, no? So, na-engage ko siya sa pagpa-farming eh, no? So, aside from the Roots Nature Farm, ano pa yung isa niyong inaalagaan na farm? The Roots din siya, pero extension niya. Ano naman ang nandoon? So, nandun yung mga goats namin na dating nandito na konti. So, dun namin medyo mas kinarir na talaga. Okay, so, dahil mag-engage na kayo into mga susunod pang mga... Papunta sa dairy production. Okay. Actually, yun din yung pinupush ng ating city government of Balanga, no? Yung ating sa ating sa mga farming, no? Yung tinatawag natin organic farming, no? So, sa ating mga dairy products naman, no? So, maraming salamat, ha? Yan, napaunlakan mo kami dito sa The Roots Nature Farm. Actually, kasi mahihain to, eh. Yan, so mahihain talaga siya. Kaya po, maraming salamat at pinaunlakan mo kami. So, ito lang po ang sasabihin po natin, no? In this time of pandemic, talagang dapat gumawa po tayo ng paraan or gumawa po tayo ng mga dapat nating maging kapakipakinabang. So, makikita po natin sa kanilang sukat ng lupa, halos pwede ka nang mabuhay sa loob ng isang araw. So, sabi nga natin, sipag at syaga lang ang pwede nating punan. So, ito, mula sa kanilang yung gusto lang, yung pampamilya. So, ngayon, kaya niyang mag-serve at magbenta, no? Ginawa na rin niyang source of income, no? Yung kanilang farming. Ayan. So, maraming salamat, Gaba. So, sana ma-invite mo kami sa susunod na farm mo. Ayan. So, to know more about, maraming salamat po sa ating challengers at nakilala po natin ang isang bataan entrepreneur sa ngalan po ng agriculture. Ako po, si Sir Jonathan Baldeo, and all you have to do po, subscribe to my YouTube channel. Bye! Hi, this is Gab Binisay. You're here at The Roots Nature Farm. Please like us on Facebook, The Roots Nature Farm. Lead the change, and I take the challenge.